Hello! Good afternoon! Ang lulutuin natin ngayong araw na to ay ginataang crab. So, ganito ang gagawin natin, guys. Okay, mani, painitin natin yung pan natin o mainit na. Lagyan natin ng mantika. Lagay natin itong onion. Itong garlic. Okay, ang gagamitin natin na coconut gata ay coconut cream kasi mas maganda itong coconut cream compare sa coconut milk. Mas ito yung kakang gata na sinasabi nila. Dati apo di coconut cream mi dito dati di umuna nga puspus ko ma. Ilagay na natin. Dahil tatlo lang po yung crab natin, pwede na itong isang can of coconut cream. Okay, haluin ko lang konti at tapan natin hanggang kumulo po. Takman natin mga 3 to 5 minutes kapag kumulo, lagyan natin ng soy sauce, not soy sauce, fish sauce or bagoong. Adakan niya tayo apo no tikaya tenga ikabel kat patis win no bagoong.
Okay, yan po. Kumukulo na po siya. So, lagyan ko na po ng patis. So, around 1 tablespoon of fish sauce. Huwag masyadong maalat. At medyo maalat na itong crab natin. So, kapag kulang po yung lasa mamaya, nilalagyan po natin ulit. Okay. Pakuluan lang po. Okay, ilagay na natin itong crab. Ilagay na natin po itong crab. Itong crab kanina, nakipag-away sa akin at nahulog pa. Okay, takpan natin. Around 2 minutes. Okay, baliktarin natin yung crab.
Okay, tikman natin kung ano yung lasa niya. Kung okay na po yung lasa niya. Okay? Okay na po. Ilalagay na natin itong malunggay po. Yung malunggay. Dahil wala po kaming fresh na malunggay dito, so kailangan natin ng frozen. Ayan, malunggay po ang nilagay ko. Pwede rin sitaw tsaka kalabasa po. Squash or long beans, pwede nyo pong ilagay. Okay, takpan po natin. 2 minutes. Okay, check natin. Oh, wow. Wow, tignan niyo po ang ating ginataang crab with malunggay. Yum. Ayan po, masarap na. Dahil po ang gamit natin ay coconut cream, mas malinam naman po.